Ito ha, si Trillanes, ako, binira na naman po ang kanyang best friend. Ito talaga, hindi talaga magkakasundo itong dalawa na ito eh. Ang dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, actually expected mo na naman ito kay Trillanes, no? Binanata na naman ha, itong si PRRD, dating yung presidente, Rodrigo Roa Duterte. At ito, medyo ano na ito eh, medyo nagiging harsh na yung ano eh, yung mga komento dito ni Trillanes eh. Parang nagiging active sa politika itong si Trillanes, mukhang nagpaparamdam po para sa nalalapit po na senatorial elections. Sa tingin ko, tatakbo ito eh sa pagka-senador. At ito eh, parang sinasabi nga nila, dumadami yung kaaway ni Duterte, no? At itong si Trillanes, isa naman to OG tawag natin dito eh. Mga original gangsters ka-copy, no? Na best friends talaga ng Duterte administration. Yan. Sa balitang ito ng politico.com, Trillanes slams quote-unquote evil Rodi Duterte for inviting supporters to hell. Ayan daw. Inaanyayahan daw po ni PRRD ang kanyang mga supporters na magsama-sama daw po sila sa impyerno. Ay, gusto mo ba yun? Tumama ka doon sa impyerno. Parang ayaw ko naman yan, kakopi. Former Senator Antonio Trillanes denounced former President Rodrigo Duterte for allegedly inviting his supporters to hell because they will not be accepted in heaven. Ano itong batayan dito ni ano ni Trillanes? Ang allegedly no sinasabi ni Trillanes, itong si PRRD eh, inaayayahan, niyayaya yung kanya mga supporters na samahan siya sa doon magkita-kita na lang sila doon sa impyerno dahil hindi raw sila tatanggapin sa langit. Ano ba 'yan? Medyo komplikadong konsepto ng langit at impyerno. Former Senator Trillanes condemned former President Rodrigo Duterte for inviting his supporters to hell. Supposedly because they will not be accepted in heaven. Trillanes used the hashtag Duterte is evil. Sabi ha? Medyo nagiging harsh na si Trillanes dito ha. Nagiging ano ito eh. Nagiging ano ito. Palaban naman ito noon pa ka-coffee no. Pero nagiging strong yung mga words o pagkundina na ginagawa dito ni Trillanes. Yan po yung hashtag na ginamit siya. Hashtag Duterte is evil sa kanyang pong Facebook post. Kasama po ang kanyang reaksyon doon sa naging statement ni Duterte. Yan. Anong sinasabi niya dito? Minura niya ang Diyos. Minura niya si Pope. Minura niya ang Catholic bishops and priests. He wanted to set up iglesia ni Duterte. Pinapatay niya ang mga Pilipino and now literally hinihikayat niya sa impyerno ang kanyang mga supporters. Medyo nakakatakot ito. Ha? Itong mga linyahan na ito. Kagopi, no? Naninibago tayo sa mga ganitong sentences eh, no? Hindi tayo santo, pero kung pinalaki tayo ng maayos, alam natin dapat ang masamang tao sa hindi. Short, obvious daw na masamang tao ito si Duterte, base sa sinasabi dito ni Trillanes. Nagre-react po siya sa sinabi ni Duterte sa kanyang supporters nitong May 2022. Medyo luma na ito ka-coffee. So we won't be accepted in heaven, let's be frank, Duterte said. So I will just bring you to hell. And do not be afraid. I will wait for you there. We will stay together there. Yan yung ginagamit na line dito, na quotation ito na sinabi ni PRRD. Ito yung nagiging batayan ni Trillanes no, para sa kanyang opinion dito. Trillanes, the national chairperson of Magdalo, was among the personalities who called on the International Criminal Court, itong ICC po, na mag-imbestiga daban sa naging war on drugs ng Duterte administration. At kasalukuyan, vocal din naman dito, ang dating senador na si dating senador Laila De Lima at ang kanyang kapakay din ngayon eh i-assist itong International Criminal Court sa kanilang isinasagawang investigation. Ano ba to? Ongoing na ba ito o planong investigasyon? For sure may mga secretly na nag-investigate diyan pero not necessarily ay directly connected dito sa ICC. Pwede mga kaalyado yan ka-coffee na nagpapanggap ng mga at turista dito sa Pilipinas kasi kung pagbabatayan natin yung mga nilalabas na statement abay ni Harry Roque, ina-assist na raw po itong mga naging biktima ng war on drugs ni PRRD. At may mga naririnig-rinig din tayo na matibay daw po ang ebidensya na ipinakita sa administrasyon laban dito kay PRRD. No? Parang yan yung mga chismis nila dito. Pero tingnan natin kung hanggang saan aabot ito for sure. With the resources, kung na meron ang ating dating presidente, Duterte, kaya niya itong harapin. Medyo magagaling din yung mga abogado nito, kaya niyang ipagtanggol itong si PRRD. Pero tingnan natin ka-coffee kung ano ang mangyayari in the coming days. Kasi may mga chika-chika din na ang kaibigan daw nito na pastor, hindi naman pinangalanan, no,
bibisitahin daw ng NBI. Yan yung mga maingay na issue ngayon eh, itong dalawa eh, itong dalawa, si PRRT daw at itong kaibigan na pastor. Eh, sino kaya ito kakopi, no? Pero parehas itong medyo na hot seat ngayon eh. Kasi ang kongreso medyo mainit din sa kaibigan na ito, sa tinatawag na kaibigan pastor daw. L.A. Graff agree with Rodolfo Lucero Jr. at si Trillanes ngayon supportive kay PBBM. Oo. Not directly, no? Pero hindi mo siya maririnig na sinisira ang administrasyon. Yun ang mali daw, no? Kasi binabantayan din natin ito eh. Parang bibihira tayo makarinig ng mga remarks against the current administration, no? More of pagbanat siya dito kay, ano eh, kay PRRT. Pero sa tingin ko, dahil syempre, solid yung ano eh. Solid ang PBBM supporters. Eh. Hindi niya rin basta-basta magagalaw yan eh. Mahina talaga yan si PBBM pagdating sa war on drugs kasi hindi yan kriminal or mamamatay tao tulad ng ibang pangulo. Sabi ni Simple Life, yan, may punto ka naman dyan na copy. Pero hindi, I beg to disagree doon sa mahina kasi maganda yung accomplishments. No? Malalaki yung numbers na na-accomplish in the first ano, to, 2 years ba ito? Wala pa tayo sa half ng terms. No? Si Trillanes ang kryptonite ni Maudix. Mel Ace, kawawa naman ang mga biktima na hindi mabibigyan ng katarungan. Yan yung hinahabol ng ICC dito eh. Trabaho ng police NBI yan paghuli sa illegal drugs. Malakas lang naman si Digong sa manghuhuli ng Pinoy drug user samantalang wala namang nahuhuling Chinese drug lord. Bakit kaya? Hindi natin alam yan, Kapopi.